Ang sabi mo noon, malapit nang mamatay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi mo noon, si Pangulong Duterte ay inutil. Walang silbi na maging pangulo ng bansang Pilipinas. Di ba? Yan ang pinagdasasabi ninyo. Alam nyo, napakabilis ng karma and fairness. Napakabuti ng Diyos. Napakabait ng ating poong may kapal, sa totoo lang. Lalong-lalo na doon sa mga taong madasalin na nagdadasal na mamatay na ang Pangulo. Bakit nagkaganon? Nagkabaliktad? Bakit ang na-stroke si Leyla de Lima? Ah, bakit nagkaganon? Kadadasal ninyo na mapahamak ang isang tao, pinagdarasal ninyo na matodas na si Duterte, eh bakit ata bumalik sa inyo ang karma? Anong nangyari? Anak ng putang ina naman talaga. Ah, Leyla de Lima, o baka naman kulang ka sa kantot dahil ang puki mo hindi na kinakantot. Kaya nagkakaganyan ka. Ay, nako, yan. Yan ang problema sa'yo ngayon, Leyla de Lima. Ipagdasal mo ang sarili mo nang maligtasan mo ang kamatayan mo na yan. Sana nga kunin ka ni Satanas. Oo. Di ba? Pinagdadasal mo. Di ba? Na maganito si Duterte, mapahama. Alam mo, ang mga kagaya mong mga demonyeta, hindi pinapakinggan ng Diyos. Oo. Kita mo ngayong mama, ang lakas-lakas pa, nag-gugol pa, nagmumotor pa, nag-iinarty pa nga eh. Di ba kunwari, may sakit siya? Kayo, malalakas kayo. Bakit anong nangyari? Kasi kayo naman eh. Ay, nako. Yan, ito. Ang sabi ni Crispin Rick Catalan, karma ang putang ina. Oh, ayan, ang karma mo, Leyla de Lima. Ah, bakit hindi nyo pinagdadasal? No, kayo'y mamatay na lahat. Ah, samantalang yung mama na sinasabi ninyo na minumura ang mga pare, minumura ang Diyos, bakit hindi kinukuha ng demonyo? Oh, tanginan nyo. Ngayon, bakit na-mail-destroke si Leyla de Lima? Ah, dalawang klase yan. Una, sa stress. Pangalawa, hindi nakakantot yan. Di ba? Kung matinong tao yan, disinsana wala ka sana sa kulungan. Disinsana hindi mo nararanasan yung maghimas ng rehas. Di ba? Tapos nakakulong ka na? Nag-tweet ka pa sa Twitter? Kung hindi ka maggaga, tapos ipagdadasal mo, sana mabigyan sana ng karamdaman ng Pangulo. Gago, maraming nagdadasal sa kaligtasan ng Pangulo ngayon kaysa sa inyo. Ha? Kasi kung kayo talaga, mga malilinis ang budhi ninyo, kung talaga kayo'y matitino at kayo'y makadiyos, disinsana ang mga dasal ninyo ay dinidinig ng Panginoon Diyos. Bakit hindi dinidinig ng Diyos ang dasal ninyo? Ah, na magkasakit ang administrasyon na to. Ah, simple. Dahil alam ng Diyos, ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ay kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ang hindi nyo matanggap. Ilang beses na ba kayo nag-attempt na magkudita? Ilang beses na ba kayo nag-attempt na pabagsakin ang administrasyon na to? Nagtagumpay ba kayo? Kinang ina nyo. Alam mo, Leyla de Lima, kasi nagjajakol si Jim Paredes, sabihin mo kay Jim Paredes, kantutin ka na lang. Nang hindi nasasayang yung tamod niya at nang hindi siya nagkakandangala yung kamay niya kajajakol. Nang ina mo ka, lahi ka ng mga komunista. Hindi ba yung tsahin mo? Asawa ni Leyla, ni Juma Sison? Oh, sapul at sapul, talagang antay kayo sa gobyerno. Kasi ang gusto nyo maging pangulo, kagaya ni Panot, kagaya ni Benigno Aquino, na madaling utuin, madaling ugagin, madaling ululin, na maging sunod-sunuran sa inyo. Yan ang gusto ninyong mangyari, mga putang ina ninyo. Eh malas, hindi kayo mapakinggan ng Diyos. Ang ina nyo. Kayo mga nanonood na 264, masaya ba kayo na nagkaroon ng mild stroke si Leyla de Lima? Happy ba kayo? Kung akong tatanungin nyo, personal ko, kulang pa yan. Bakit mal-stroke lang? Dapat dyan. Mamatay. Di ba? Mamatay na ang putang inang yan. Finally, nakarma ka rin.
hayop ka. Diba? Yan ang dapat sa'yo, kinang-kina mo, pendeha, gaga, putang-ina mo. Alam mo, Layla Dilima, mamaya ipagtitiri kita ng kandila. Para sa susunod na balita, gusto ko mamatay ka. Bakit nga pala hindi binabalita yan sa mga malalaking news na na-mild stroke ka? Bakit? Bakit hindi binabalita yan? Ah, tama ang sinabi ni Nelson Noledo, dapat i-cremate ka na, Layla Dilima. Dapat i-cremate ka ng hayop ka. Hindi, ganito, Layla. Ba't na-cremate ka? Dito kita ilalagay. Dito. Yan. Dito kita ilalagay. Kinangina mo ka. Alam mo, Layla Dilima, yung paglalagyan mo ng abo mo, ito na, oh, naka-prepare na, oh. O, ayan, oh, naka-prepare na yan, oh. Ayan, oh, malinis na yan. Oh. Prepare na yan! Pukin ang ina mo ka! Pinapag-prepare ko na! Titing ko guys, masaya ba kayo na itong si Layla Dilima ay nagkasakit? Masaya ba kayo na na-stroke si Layla Dilima? Kasi ako guys, napakasaya ko, promise. Hindi ko mawari ko sa nakuhuhugot ng kasiyahan. Hindi ko maalaman ko sa nakukuha ng kagalakan. Dahil sa balitang itong si Layla Dilima na na-stroke, na kung saan pinagdadasal ng babaeng buriking ito na si Pangulong Duterte daw ay dapat daw magkasakit, mamatay at kunin na nung ni Satanas o ng Diyos. Pero ang namasakla po dito guys, kung sino pa ang nagdadasal, yung pa ang nauuna na kunin ni Satanas. Bakit? Bakit kayo ang nagkasakit? Imbis si Pangulong Duterte, halos sa tingin ko, pinagtitirik ninyo ng kandila, pinagnunobena ninyo, pero walang talab eh. Bakit? Anong nangyari, Layla Dilima? Bakit ikaw ang pa ang kinuha ni Satanas? Ah, bakit ikaw pa? Ah, bakit ikaw pa ang kinuha ni Satanas? Yun lang ang tanong namin eh. Bakit? Bakit ikaw pa ang kinuha? Imbis ang kunin yung pinagdadasal ninyo. Ah, ibig sabihin nun, hindi kayo pinakikinggan ng Diyos sa mga dasal ninyo? Hindi kayo inaano ng Diyos, dinidinig? Kasi nga, simple lang. Kung bakit hindi kayo pinakikinggan ng Diyos, simple. Dahil mga maiitim ang budhi ninyo. Maiitim ang budhi ninyo. Subukan ninyong ipagdasal si Pangulong Duterte. Nabigyan siya ng kalakasan, karunungan, katatagan at para labanan ang problema ng ating bansa. Tsak yun! Kayo diringgin ng Diyos. Pero ang pinagdadasal ninyo, mga putang ina ninyo, kamatayan ni Pangulong Duterte, never kayong pakikinggan dahil alam ng Diyos, mga demonyo kayo. Kita nyo nga, si dating Pangulong Benigno Aquino, kita nyo nga ang itsura, mukhang bangkay na. Diba? Gusto nang mamatay nung mama pero ay hindi pa kinukuha ni Satanas. Diba? Kasi nga, ang gusto ng Diyos, pahirapan kayo ng pahirapan. Yan ang gusto ng Diyos, pahirapan kayo. Nang makita ng Diyos kung paano kayo nagwalang hiya sa mundong ito. Ha? Kaya Layla Dilima, maniwala ka, kulang pa ang sakit mo na yan na nararanasan mo ngayon. Maniwala ka, kulang pa ang sakit mo na yan. Ha? Ang dapat sa'yo, magdusa. Yung tipo bang gusto mo nang mamatay, pero hindi ka pa kinukuha ni Satanas. Gusto namin makita, maghirap ka. Ha? Gumapang ka. Yan ang gusto namin, maging kamatayan mo, hayop na babae ka. Dahil ang dami mong sinirang buhay nung ikaw ay DOJ sekretary. Ha? Ang daming addict na nagkalat, putang ina mo ka. Ang dapat sa'yo talaga mamatay. Alam mo, masayang-masaya ako nung natawagan kita at namura kita. Napakasaya ko nung panahon na yun. Oh, hindi ko mahuhulog kung saan ako ang kaligayahan ko, putang ina. Oh, talaga. Talagang tuwang-tuwa ako nung ikay matudas ka. Matutuwa ako. Naku, maniwala ka, magpapakape ako. Sasagutin ko ang kape sa burol mo. Putang ina mo ka. Pag ikaw namatay, gusto ko magkape sa burol mo. Yung ihigop ba ako ng kape ng ganito?
Ang sarap. Ang sarap magkape sa burol mo, promise. Gusto kong makita. Siguro, baka sa burol mo maraming utin na nakadisplay dyan. Oo. Maraming titi na gusto siguro umano dyan. Di ba? Total, eh, pinagdadasal ninyo na mamatay na ang ating Pangulo. Eh, kayo lang ba ang pwedeng magdasal? Kami din, magdadasal din sa inyo. Mm-mm. Ipagdadasal din namin ang mabilisan mong kamatayan, Laila Dilima.